And thou shalt have goat's milk enough for thy food, for the food of thy household, for the maintenance of thy maidens. Pray, Panginoon, salamat sa mga salita na muli. Kami po umaasa ng pagpapala dito. Matututo kami kung paano mabuhay, kung paano kami lumaban din, kung ano yung dapat namin gawin sa aming buhay, especially mga young people na to, Lord. Natatanim pa lang sila ng mga bagay-bagay na maka-influensya sa kanilang paglaki at pamumuhay sa in the future. So we pray na kayo pong ikilos sa kanila. Salamat sa kanilang willingness din po, Lord, na matuto. Kaya kayo po lamang aming naasahan na pagtuturo sa amin. Kayo pong tago niyo pong lingkod sa inyong harapan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Nakapo na po. Mali sinabi ko, tago niyo sa inyong likuran. Ang pala. Tsaka nakita niyo yung binasa natin kanina, Proverbs 21. Ah, dyan. Deuteronomy, yung sinasabi kong song eh, di ba? Sinabi doon, song yon. Hindi ko lang makita kanina ng mag eh. Anyway. Yan. As the fining pot of silver and the furnace of gold, so is a man to his place. Sa Tagalog, kagaya ng ano yung fining pot. Kanina umaga, yun din yun eh. Doon sila pinapa, nire-refine ang tawag sa English, sa Tagalog, di ko alam. Ang tawag doon? Parang iniinitan sila, tapos lumilinis sila ng lumilinis. So, ganun daw tayo, even actually mga Kristiyano, pag nakikinig ka na nakikinig na salita ng Diyos, nakikinig ka, nalalaman mo kanong mali sa'yo, nalalaman mo kanong tama, anong nangyayari sa'yo? Para kang isang precious metal, which is silver or gold, para daw ikaw ay iniinitan. At ikaw naman ay magiging iniinitan. Ano nga sa'yo? Pinapawisan. Pero sa precious gold nga, tsaka precious silver, ano nangyari? Diba, kumikinang nga. Naaalis yung mga dross. Naaalis yung mga basura. So, ganun tayo, mga bata. Habang nakikinig ka, kung nakikinig ka talaga. O, alam siya, ganun naman kayo, kaya nga dito kayo eh. So, kaya sabi dito, so is a man to his place. Natapos tayo dyan last week. So, ibig sabihin yan, ikaw ay napapapurihan. Ba't ka napapurihan? Kasi nga, umaayos ka, maayos itong surrounding, maayos na tao to eh. Pag nakita ng ibang tao yun, sabihin nun, hey, kilala mo si Randy? Oh, yun, oh. Okay yun, si Randy. Okay yun. Si, you know, si Chelsea, kilala nyo ba si Chelsea? Okay na bata yun, di ba? Pinupuri ka kasi, hinahayaan mong sindihan. So, initan ka ng salita ng Diyos. Ganun yun, especially mga bata, napansin ko po ito, ha? Ang daming mga bata na lumalaki, sabi mo, umayos naman yung pamilya nila kasi madalas mayaman, di ba? Yung mayaman, hindi nagtatrabaho yan. Pag hindi naturuan ng salita ng Diyos yan, hindi inuutusan, kasi mayroon naman silang utusan, may katulong, dalawa pa, ganun eh. Tapos, mag-isa lang yung anak, di ba? So, ang gagawin sa kanya, mali yung pagtuturo, ang kalapag ang idea ng mga magulang, basta pinapakain kita, okay na yan. Hindi siya pinapalo, hindi siya pinuutusan. Nagiging masama yung bata. Hindi tama yung ganun, na gawin mo siyang prinsesa, prinsipe. Dapat turuan mo, Stephen, ang sakit ng kamay namin kahapon. Kasi sabi niya, ba't yung ginaganyan ko, hindi natatanggal? Kasi hindi ka masanay eh. Sabi ko, next, ano, bukas, ganun ulit tayo. Diba, si Randy, nautusan ka ba ng magulang mo? Ilan mo kayong magkapatid? Lima kayo? Pangilang ka ba? Panganay. So, nautusan ka naman. Salamat, pinayagan ka dito. Nagpaalam ka. Nagpaalam ka ba? Okay. So, anong inuutos na sa'yo? Pinagtatrabaho ka na ba? Ilan taong ka na? 14. Nagtatrabaho ka na ba? Kahit konti lang sa bahay. O, diba? Pag inutusan ka, o, Randy, hugas ng pinggan. Parang pangit lalaki. No? Pero kami dati, inutusan kami ni mami noon. Di, wala pa si daddy noon eh. Meron kami, ano, yung nailala ko kasi medyo kahit paano, nakaluwag din kami dahil si daddy nag-Saudi yan eh. Pero, yung mami ko, inutusan kami mag-ano, hatid ng soft drinks. Yung kinakambal, naalala ko yun, ginagawa pa yung bahay nila, si Albert. Nahatid namin yung ano dati, binibit-bit namin siya, ang hirap. Kaya nagkaroon kami ng bike, pero ang hirap pa rin, nakagan yun, no? Yun na yung pinakamahirap ko, si pastor yung pastor ko, maraming kwento yun.
Hindi ko matutumbasan niyo. Okay? So, minsan, maganda yung nauhubog ka, napapagalitan. Nga, ganun ba? So, yung nangyayari sa'yo ay naaalis yung dos, kumikinang ka. Okay? Tandaan niyo yung mga bata. Lalo sa church, ganun din. Okay, yung sabihin ni Pastor, parang last week, galit na galit si Pastor ha. Galit ba ako sa tama? Hindi naman. Galit ako sa mali. So, sana ganun kayo, may influensya nga kayo. Dahil ganun din naman ang Bible, pag binabasa ko, galit ang Diyos sa mga bakla, di ba? Banggit na natin na naman yan. Eh, anong gagawin ko? Wala ka nang matuwa ako kay Vice Pangit, di ba? Siyempre, hindi. Normal yun. So, kayo, pag umaten kayo dito, magkaging ganun din kayo. Pero maganda yun, di ba? So, hindi kayo galit sa ano lang, ha? Kahit sino lang, ay, mayroong ano doon, may komang doon, mayroong doon negro, may kulot. Hindi tayo nangaasal lang ng kung ano. Ang kinagagalitan natin, yung kinagagalitan ng Diyos. Pero tuwang-tuwa tayo sa kung saan natutuwa ang Diyos. Diba? Ganun yun. So, gusto nyo bang kuminang? Yan. Dapat sa salita kayo ng Diyos lagi. So, dito na tayo ngayon. Though thou shouldest bray a fool in a mortar among wheat with a pestle, yet will not his foolishness depart from him. Sa Tagalog, alam nyo ba yung pestle? Yan, pangbayo, diba? Yung alam natin, maliliit eh. Kaya sila dati talagang binabayo nila yung mga itigas na ano ata yun. Bigas ba yan? Palay para humiwalay. So sabi dito, ito medyo harsh to. Kahit yung loko-loko daw, kahit daw hatawin mo, no, kasama ng mga wheat, ng pambayo, ano, yung foolishness niya hindi sa kanya maihiwalay. Ang sabihin nun. So sinasabi na naman dito, mga bata, minsan pag pinapalo kayo, dapat isipin nyo, bakit nga ba ako pinapalo, hindi yung galit kayo sa magulang nyo. Ito na nabanggit natin kanina, mag-shine talaga kayo pag kayo ay nasasabihan ng tama, tapos syempre mali nyo, sasabihin, ay mali yan, anak. Ganun yun. Matuwa kayo kasi yung fool daw, yung mga hindi na natututo, parang ganito, ang tigas ng ulo, yun sinasabi lang dito. Diba, binabayo na, wala pa rin nangyari. Ganun yun. Kaya sa church din, kahit sa amin, sa mga churches, alam mo yung nangyayari, hindi lahat na umatin sa church, tatlong taon dyan, limang taon, paglaki, mga bata, maayos. Hindi lahat. Pero kahit paano, may natanim yun. Pero pag may mga bata kasi na pinili nila sa utak nila, ay, ako dyan. Masyadong ano yan si Pastor, ganyan. Hindi mo nakita yung pala yung sinasabi ng Bible. Mali yun. Okay? Ang gagawin nyo dapat, isipin nyo lagi ang kung ano yung tama pa, hindi kayo maitulad sa isang fool. Ngayon, mga bata, hindi yun. Huwag niyong ano, hayaan na mupok-pok na dito. Tapos ikaw sa utak mo. At tawa-tawa ka pa. Sabi nito. Hindi ka nakikinig pala. Iniisip mo, ilalawin mo mamaya. So, huwag ganun. Okay? Ngayon yung maging fool. Okay, move on tayo. Sabi dyan, be thou diligent to know the state of thy flocks and look well to thy herds. Kung maalala nyo, meron na naman ditong in the past na ganoon na sinasabi, parang ganitong-ganito nga eh. Sa Tagalog, yung sabi dyan, maging masipag ka na alamin mo yung estado ng iyong flocks. Ano yung flocks? Yung mga alaga mong hayop. Noong panahon nila, doon nabibilang yaman nila. Kunwari, si Alex, si Aling Alex, mayroong 5 baka. Uy, mayaman yun. Gano na ba baka ngayon? Nasa ano lang, dati kasi nasa 15,000 yan eh. Siguro ngayon, mga ganun pa rin. Eh, wala ka kay Aling Lian. Gano'n siyang 20,000. Ay, mas mayaman yun. Gano'n sila dati. Okay, kasi ano sila, nomadic sila. Tsaka kahit na ano, yun ang pinapalaki nila, yun ang pera nila. Okay? Kasi sabi dito, dapat alam mo kung yung 5 baboy mo, si Aling Chelsea, yan siyang 5 baboy, 5 kambing, at 5 tupa. Dapat alam mo yun. Dapat iniisip mo na yun after how many years, naka-ani na ako doon, yung mga, ano mo ginagawa sa kambing, yung mga agatas. Dapat lumita na ako doon, tapos mamamatay na yun after 10 years, dapat may kapalit na yun. Iniisip mo. Iniisip mo sa pag gumagala ngayon si ano, yung baka ko. O baka mayroon doon mga magnanakaw. Di ba? Iniisip mo yun. Yun yung sabihin nito.
Yan, si Brother James. Nakakilala ko yan. Ano yan eh? Magaling yun sa ganun, sa pera. Alam nyo na yun, inaalat nyo yung pera. Dapat kayo ganun. Kung gusto nyo maging maayos yung inyong buhay. Pag nasa magkano yung pera mo kahapon, nasa na? Eh, mako, bahala na. Ginastos ko na siguro yun. Nanakawa ka na pala, di mo pa alam. Nasaan ba yung ano natin? Yung manok natin dyan. Ah, natirador na. Hindi mo man lang binantayan, di ba? May pena ka dating ganyan. Wala na. Ayun, hindi mo na alam. So, ang sabi dito, ito pala, kadukso niya yung 24. Basahin ko na lang. For riches are not forever, and that the crown endure for every generation. Ano yung crown? Pag sinabing crown, isa yung mga ruler, mga hari, di ba? Kung alam niyo yung kwento sa Israel, ilang taon siya naging hari, yung anak niya, naghari ng konti, pinatay, ganun yung kwento dyan eh. Kahit ngayon, di ba, si Erab, nabanggit ko kanina umaga, yabang nun, na-elect yun eh. Wala namang maka-Erab dito. Ay, yabang nun, na-elect yun. Ako, sabi nga sa inyo, weather lang yan. Sabi ba naman, ini-interview, oh, kayo po ang nakatayo ngayon dyan, bakit ganyan. Hindi, ganun lang talaga, weather lang yan. Ibig sabihin, sila yung nakaupo dati, kami naman ngayon, ganun talaga yun, parang. So, ano nasa sila ngayon? Nung napatansik si Erab, tansik din lahat ng kanyang galamay, di ba? So ngayon, huwag niyong isipin ako, anak ako ng mayor eh. Hanggang kailan mayor yung anak mo, yung tatay mo. Di ba? Hindi, sila yung pinakabaka pa rin, tinalo siya ng kusino. Eh, meron na kaming malaking business. Anong business mo? Pagupitan. Eh, nag-COVID. O, wala nang magpapagupit. Diba? Hindi mo pwedeng ipagyabang kahit anong meron ka pa. Kasi nasabi dito, kung habang ikaw binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na, alam mo na, umunlad yung buhay mo, take heed, sabi dito, be diligent with the state of thy flux. Okay, mga bata, ganun din tayo. Sabi mo, eh ako, nag-aaral pa lang ako. Ganun din. Ikaw, bata ka pa, dahil inaaral mo, kaya nga nakikinig ka ng salita ng Diyos, lagi sinasabi sa mga bata, oh, Stephen, 5 years from now, nasaan ka na? Nai-picture mo na ba yun? Ilang taong anak? 13. 10 years from now, ilang ka na? 23. Nasaan ka na nun? Di ba? Siyempre, di ba? Pero may pinaplano ka. Yun yung sabi ko. Paplano mo yun. Kasi habang pinaplano mo, pinag-iisipan mo yung mga bagay-bagay, ina-align mo siyempre yung action na ginagawa mo sa ngayon. Kung alam mo na mahirap pala ang buhay, tapos pabanjing-banjing ka ba dyan, hindi yung pagbubutihan yung pag-aaral mo, may nakita ka doon kung sino man yan, natanggal sa trabaho kasi hindi niya inayos, or yun nga, yung mga, yan, sa COVID na yan. Okay, nawalan ng trabaho. Gusto mo ba maging gano'n? Siyempre, dapat isipin mo na yun, di ba? Okay? So, yan. Basta ang alam ko lang, masipag hindi nawalan ng trabaho, yun ang alam ko. Tsaka siyempre, aasa ka sa Panginoon din. Minsan, matyachambahan ka ng pagkakataon. Pero, yan, be diligent. Amen? Ano, tuto kayo, ha? 25. The hay appeareth, and the tender grass showeth itself, and herbs of the mountains are gathered. The lambs are for thy clothing, and the goats are the price of the field. And thou shalt have goat's milk enough for thy food, for the food of thy household, and for the maintenance of thy maidens. Anong sabihin nun? Sinundan niyo ba? Sorry, wala tayo ngayon dito eh. Next week ulit, meron na yan. May set up natin to, okay? Mga, kanina pa nag-iingay eh. Okay. Wait lang po ah. Anong sabihin nun? The hay appeared. Ito ni hay. Alam niyo hay? Dayami. The tender grass show it itself. The herbs of the mountains are gathered. Pinasabi lang niya na tumutubo naman yung mga halaman. Yan, actually. The lambs are for thy clothing. Nabanggit ko ano yung tupa. Para saan yung tupa? Yung tupa. Bihira sa atin kasi yan eh. Alam niyo yung tupa? Mga sheep? Anong gamit ng sheep? Cotton. Yan, di ba yung... Ako, nakita niyo sa YouTube. Nawala daw yung tupa.
Eh, syempre, delikado yun, di ba? Maraming mga wolves. Kaso siya, nabuhay siya. Alam niyo kung bakit? Kasi yung balahibo niya sobrang kapal. Hindi siya kayang kagatin eh. Yun sabi ah. Yung nakita siya sobrang kapal. So, yun ang ano niya, wool. Wool ang pinagkukuhaan ng wool. Na tayo kasi hindi na tayo masyadong particular dyan eh. No? Kasi sabi lang dito sa atin ng Bible, yung mga hayop, yung mga halaman, para sa inyo yan. Ibig sabihin, hindi mo kailangan matakot, magutom. Basta masipag ka lang. Hindi ka naman gusto mo laging ano. Gusto mo ang merienda mo, Starbucks, okay? Okay, ang araw-araw, breakfast mo is, ano, breakfast in bed. Ano ang mahal na breakfast? Hindi ko rin alam eh. Ano man yan, banapol daw, yan. Hindi ko natin tsempuan yun eh. No, masarap na yun, di ba? So, kung hindi ka naman magastos, hindi ka maubusan, okay? Mga bata. Kaya tiwala kayo, maging masipag lang kayo. And then sabi dyan, thou shalt have goat's milk enough for thy food. Sapat yan. Kaya nga, nag-aalala ako kina Alex, sabi ko, nako si Kuya Alan. Ano yan, may COVID, di ba? Walang ano. Sabi niya, inayaduan. Ngayon namang ayuda ng employer niya. So, praise the Lord for that. Ngayon, nakakapasok na ba? Hindi pa rin. Yung iba pwede na pumasok, di ba? Mag-pray lang natin yan. Okay. Meron pang bigas dyan na eh. Bigyan mo itong apat. Ha? Okay, so... Ibig sabihin, sapat ang ano, basta masipag ka. Hindi kayong tatamad-tamad. Okay? Ngayon na yun. Masyadong simple yun eh. Pero ang paki, ano sa atin ng Diyos kasi, tumutubo yan eh. Itong ano nga, minsan naghihingian lang dito. Dami na nakukuha eh. Nakikita ko yung mga ano dito, nabubulok lang eh. Sa US nga daw, alam niyo ba sa US, dahil nga sinarado yung mga restaurant, and ang ano nila yan, ang lakas nilang umani. So ginagawa nila ngayon, natatansya na nila, hindi na nila maaani ito, walang bibili nito. Ginawa nila, sinira na nila para makapagpatubo ulit sila. Next ano, umaasa sila na sana meron na bukas na ulit yung mga restaurant. Ganun sila yung mga pechay, pinadaanan nila ng truck. Oh. Kasi wala nang aani nito daw. So, ibig sabihin ko lang, sapat ang biyaya ng Diyos. Hindi kayo magugutom. Wala pa akong nakitang taong namatay sa gutom. May kilala ba kayo? Wala eh, di ba kahit sa ano? Makakuha ka dyan, ano? Tulungan mo nga ako dito. Sige, may pera dyan. Ganun lang eh. Yun ang pangako ng Diyos, especially sa mga anak niya. Okay? Sige, tuloy na natin to. Ito. Kabisaduhin nyo to. Maganda tong verse to. Sabi dyan, the wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. Ang sabihin nun, ano yung wicked? Ito yung masamang tao. Ano yung flee? Tumatakbo. Ba't sila tumatakbo? Eh, wala namang umahabol. Okay? Ito yung mga wicked kasi, alam nyo ba? Punta naman tayo sa mga bakla eh. Pero yung nasabi sa statistics, alam nyo yung mga bakla daw na may pera. Sabi nila, yun daw yung pinaka ano, bayad ng mga insurance. Yun yung sabi sa statistics. Kasi takot silang mamatay, takot silang mamatayan, takot silang mawalan tabaw, takot sila sa... Kasi wala silang pamilya, wala silang anak. Kung meron man, alam nila yung mga partner nila, lolokohin din sila, yung mga ganun. Kaya bili sila ng insurance, bili sila ng insurance. So, ganun din yung mga taong makakadiskusyonan mo, magtatanong ka lang, akala niya away na. Kasi yung iba, iiwasan ka na. Di ba? Pag nag-share kami ng Bible, iba, hindi naman kami bastos, di ba? Nag-share lang namin. Ay, yun ba? Tumatakbo na eh. Ay, ano naman si Pastor. Hindi naman sila hinahabol, no? Pero sabi dito, gusto sabihin takot, no? Mga duwag. At ang pagiging matapang, magandang, ano yan, lalo sa lalaki. Magandang trait yan, ugali ng lalaki. Okay. So pag yung mga ang madalas na tumatakbo sa labanan na legitimate na labanan na yung mga wicked. Kasi nga wala silang Diyos eh. Hindi nila kilala ang Diyos, hindi nila may protection pa lang Diyos sa kanila.
Kaya sabi dito, yung kabaligtaran nun, but the righteous are bold as a lion. Kilala nyo ba si, ano, Depenso Santiago? Madalas siyang kinukote yan eh, pero hindi naman daw siya niniwala sa Bible. Pero nga dahil yung Bible kasi is napakadaming wisdom niyan, minsan yung iba-ibang tao nakikinakaw dito eh. Ito yun. So, bakit yung matapang? Tapang mo magsalita. Alam ko tama ako eh. Diba? Pag sinabi mo mali ako, alam ko tama ako, dinidepensahan ko. Yung sinasabi dyan, para ka daw Leon. Sino katatakutan mo? Eh, tama ka. Okay? Ganyan. The wicked flee when no man pursue it. Takot sila, wala pang kalaban. Pero yung righteous, kaya ang tanong natin yung paano ka maging matapang? Gusto niyo ba maging matapang? Maging righteous ka muna. Kung tama ka, nasa tama ka, hindi ka takot. Diba? Kasi nasa tama ka eh. Verse 2, for the transgression of a land, many are princes thereof. But by a man of understanding and knowledge, the state thereof shall be prolonged. Ganda nito. Naintindihan niyo ba? Lalim eh. Sabi dyan, for the transgression of a land, for the transgression of a land, many are the princes thereof. Ano sabihin nun? Pag transgression, kasalanan. Yung land, yun yung pwedeng town or bansa. Okay? Nasabi nung many are the princes thereof. Ha? Ang dami nagli-lead. Diba? Actually, mayroong binapasang batas. Alam niyo ba yung mga probinsya ngayon gusto nila hatiin? Kunwari, dati ganito kalaking lupa, isa lang ang mayor noon kasi konti lang naman yung population eh. Gusto nila hatiin. Bakit gusto nila hatiin? Para sa halip na isa lang yung mayor, dalawa na sila ngayon. Dalawa na silang maghahari-harian. Yun ang totoo. Totoo yung pag marami naghahari-harian, ang gulo. Yun ang totoo. Kaya sa bahay, hindi pwedeng ilan ang leader sa bahay. Isa lang dapat. Diba sa basketball, ilan ang ano, referee? Dalawa. Pero kung sino yung malapit dun sa bola, siya yung tatawag, diba? Mas malapit siya. Do, hindi ko alam ba't yung iba. Ba't yung iba nire-review ng camera ba? Pag crucial ata, diba? Pero pag hindi naman, bahala lang kung ano tinawag ng referee, diba? Hindi ako masyadong marunong sa basketball, eh. Pero mahirap yung, yun nga, sa bahay, yung nanay tsaka nagtatay naglalaban. Well, ganito gawin natin. Hindi, ganito gawin natin. Hindi, ganito gawin natin. Hindi na malaman kung anong mangyayari, di ba? Anong gagawin natin? Hindi na. So maganda lagi may isang leader na maayos. Okay? Pag tandaan niyo, pag marami nag-ahari-harian, magulo ang kung ano man yan, tahanan or yung lugar. Kaya sabi nito, but by a man, okay, naging isa lang. But by a man of understanding and knowledge, the state thereof shall be prolonged. Ano yung thereof? Noon. Ano yung tinutukoy na noon? Na mapapahaba yung estado niya. Di yung sinabi rin kanina sa taas, ano ba pinag-uusapan natin? Yung land, di ba? O yung lugar. Pag yung lugar, maraming hari-hari dyan, ang gulo niyan, may sira yan, may kasereyan lang. Pero pag maayos siya noong una at isa lang, naging maayos sila. Okay? Lalim naman yan, mga bata pa kami. Hindi. At least alam nyo na. Alam nyo na yung what to expect. Minsan, bakit, parang din ako yung tataka. Ba't kaya si ano, magkakagulo na naman itong mga politiko, ba't sila nagpapatayin? Alam nyo na. Iwas na lang kayo. No? Huwag na kayong makisawsaw. Eh, gumawa pa yun ng mga kilusang kabataan ba yun? KB, di ba? Kilusang kabataan ba yun? SK, sanggunian kabataan. Ginagamit din yung mga politiko. Eh, kaya yung mga iba, bata pa, politiko na rin. May kilala kami ganyan, taga Antipolo eh. Eh, nakilala nung isang worker sa amin. Sabi ko, nako, ang gulo. Ang gulo, kaya inaasahan niya, makakapunta sa church yung bata, pero hindi. Malabo yun. Bata-bata na ng mga captain yun. Kaya dapat yung magandang gawin nyo, ano na lang, umiwas na kayo. Alamin nyo sa Diyos kung ano yung mas magandang tahakin nyo sa buhay nyo. Hindi, huwag ka makikisawsaw sa magulo na nga. Okay? Hindi, doon ang pera eh. Hindi. Gusto mo magulo buhay mo? Gusto mo? Doon ka lang sa tahimik, masipag ka lang, maayos ka magtabaho, okay na yun. Okay?
A poor man that oppressed the poor is like a sweeping rain which leaveth no food. Ano yung sweeping rain? Kailan lang umulan, di ba? Sa US nga daw, di ba? Alam na kabalitaan, di ba yun? Alagang sobrang lakas daw na parang na-onday din sila. US na yun, ha? Nasira, di ba naapektado sila? Ano? Malayo sila daw sa Michigan. So parang yung pag ikaw daw, mahirap ka na, tapos, di ba sa Bible ang madalas ng oppressive, no? Yung mayaman. Kasi yung mayaman, kaya nilang paanda rin tayo mga hirap, di ba? Pero pag ikaw, mahirap ka na rin, tapos inoppress mo yung kapwa mo mahirap, parang tawag sa'yo. Antindi mo. Di ba? Parang yun, parang sinasabing, parang undoy. Oh, yan lang si undoy. Ba't undoy yung tawag kasi? Antindi mo eh. Sa halip na, ano, pare-pare tayo mahirap, tapos kami pa yung inoppress mo, okay? Which leaveth no food. May question ba kayo, mga bata? Chelsea, naiintindihan ba? Mabilis. Mabilis na masyado. Mabilis. Oo nga, so... Anong di naiintindihan? So, ano actually, sa salita ng Diyos naman, ganito. Kasi sa isang church, hindi tayo pare-pareho ng facing, di ba? Tulad ito, mga bata pa to. Ito, sumusunod lang to, kaya nakaupo dyan eh. Pero natututo pa rin siya. Nalalaman niya yung mga terms. Nalalaman niya kung saan masaya yung church, saan malungkot yung church. At least, kahit mga bata yan, naiintindihan nila yan. Kaunti-unti. So, ganun din kayo. Lalo kayo, di ba? Kaya ang prayer nga namin sa inyo, pag madalas ka sa church, makukuha mo yung mga terms ng Bible. Ginagamit nandito, lagi natin pinag-uusapan, yung kaligtasan, syempre, di ba? Si Chelsea, kaligtas ka na ba, Chelsea? Yun, di ba? Kailan ba? Ha? Kailan ka pa naligtas? Nakaraang linggo lang, oh. Amen, di ba? Kung di ka umatay, hindi ka naligtas, di ba? So, do yung iba, nasyara na rin sa inyo, minsan kasi, ang kaligtasan minsan, hindi naunawaan, kaya sabi sa Bible, minsan tinataniman ka lang. May parte kang naintindihan sa kaligtasan, pero hindi pa lahat. Okay? So, ngayon naman, pagligtas na kayo, okay na, magkagulo na tayo, tama ba yun? Pagligtas ka, ano yung dapat na-expect sa'yo ng Diyos? Yan, pero magpa-participate ka na. Itong mga anak ko, katulad siya na. Ang gusto ko lang sa kanya, huwag lang siya magsira. Kaso kaya pa namin siya ikulong eh. Kasi Aiden ngayon, tinuturuan na namin niya. Pangatlo ko, yan, maliit din. So, ini-expect namin, at least, yan, tahimik siya, nagme-memory verse na yan. Oo, kaya maganda, atin kayo ng Sunday morning. Okay, doon kayo, mati-challenge kayo magkabisa din ng Bible. Okay? So, may mga konting expectation. Naintindihan yung expectation, di ba? Gusto ko ang iniisip ko kay Chelsea, nakakaintindi siya sa mga Tagalog kasi Pilipino siya, di ba? Pero hindi ko ina-expect na maintindihan lahat ni Chelsea pag nag-pray ako dito tapos nag-preach ako ng mabilis. Hindi nakuha lahat. Ganun talaga. So, ano, paano ko gusto mo maintindihan lahat yun? Ako dati, mahihayin akong bata. Pero, sabi ng Bible, dapat makinig tayo salita ng Diyos. So, attend lang ako natin ng church. Attend lang ako natin. Bandang huli, nakukuha ko na. Sa church, minsan may problema dyan. Pero yung gusto ng Diyos na mangyari sa'yo, paano maka-accomplish yun? Paano matutupad yun? Gawin mo yung kaya mong gawin, di ba? Magbasa ka ng Bible, umattend ka ng church. Kasi dun unti-unti na na-instruct ka. Okay, natutunan mo yan. Okay, so last na lang to. Last na lang. Si Randy, nakakasunod ba? Okay. They that forsake the law praise the wicked, but such as keep the law contend with them. Ganda rin ito. Sikat to sa mga friends ko kasi sa US. Matatapang eh. Oops, mali. May mga kaibigan ako sa US, sa Facebook lang naman. Lagi silang ano, kala mo, lagi may kaaway eh. Kasi nga, pag may kalokohan yung kung ano man yung gobyerno, kailangan mong labanan yun. Pag hindi mo nilabanan yun, ano mangyayari sa'yo? Akala nila, okay lang sa kanila, sa inyo yung ginagawa nila. Tama ba? Ganun yun eh. Kunwari, sabi ng gobyerno, di, taasan pa yung tax. Kailangan magbayad lahat ng, nagbabayad na nga tayo ng tax, di ba?
Kahit saan yan, kahit sa Jollibee, may tax yan. Lahat yan, may tax. Ay, hindi, pasang pa natin yung tax. Okay lang ba sa inyo yun? Karamihan sa atin, hindi, di ba? Pero pag nabilog yung ulo natin, sabihin na, okay lang yan, sige, bahala sila magtaas na magtaas. Bayad lang ako, sunod lang ako na sunod. So, ang mangyayari niyan ay, yung gobyerno, hindi na sila mag-iisip ng tama. Isipin nila, kahit ano palang gawin natin sa mga ito, hindi naman lumalaban eh. Eh, samantalang ang gobyerno dapat naglilingkod sa atin. Bakit? Kasi representative natin sila. Okay? Kaya sila andun dahil sa atin. Intindihan nyo ba yun? Yan. So, kaya dapat lumalaban tayo. Yung tamang laban. Okay? So, sabi dito, they that forsake the law praise the wicked. So, yung mga tao daw na ayaw ng batas, ay sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Hindi, idol ko si Duterte. Biro mo, pinagpapatay niya yung mga adik. Na hindi naman natin alam kung adik talaga lahat, di ba? Tama ba yun? Siyempre, hindi ganun. Pero yung mga ayaw sa batas, eh, wala yun, wala kang pakialam sa batas. Sige, magpapatay na natin yan. Ganun yun, kasi wala kang pakialam eh, di ba? Ganun yun, magkasama yan. Pag ikaw ay ayaw mo ng batas, anong gusto yung batas? Marami, ano? Siyempre, yung karapatan, for example, mga bata. Okay? Karapatan ng lahat ng tao actually ang buhay. Mabuhay tayo, hindi tayo patayin, di ba? E paano pag yung mga nagpapa-abort? Diba? Alam niyo yung abortion? Oh. Eh, bayaan mo na yung mga baby, hindi pula pa naman, hindi pa makapagsalita yun eh. Kaya, ang gagawin mo ngayon, pupurihin mo pa yung mga politiko na nagpasa niyan. Di ba? Tsaka yung mga ngayon, sa Philippines, kahit paano kasi hindi pa eh. Pero sa US, ganun po yun. Ang kakapal ng mukha ng mga, especially mga showbiz doon, ang ginagawa daw nila doon, talaga sinasabi nila, yung nagpa-abort ako last week eh. Ina-announce pa nila, walang hiya. Ganun po sila doon. Mga loko-loko na talaga. Kaya, pag wala kang pakialam sa batas, pupurihin mo na yung mga wicked. Katulad nga nun, pinuri pa daw keso yung isang nag-announce na nagpa-abort or something. Para matupad yung pangarap niya. Ganun ang sabi niya. So parang yung mga batang ganyan na napaka-cute. Feeling nila, ano yan, mga walang kwenta yan. Kung gusto kong patayin, pwede kong patayin. Ganun sila. Okay? So pero yung kabaligtaran noon, sabi diyan, but such as keepeth the law. Ito yung mga tao na ang inisip lang na lagi nila yung batas. Ito yung batas ng Diyos, kaya dapat sundin natin. Okay, protektahan natin ang buhay, kahit yan ay baby, yan ay malaki, matanda, malakas, di ba? Protektahan natin yan. Sila ngayon na ipaglaban. Yung sinasabi dito, as such as keep the law, contend with them. Kalaban natin yung mga loko-lokong mga wicked. Nakita niyo yan? So, kaya ganun kaya ako. Wala akong ano sa mga preacher na parang walang kinakalaban. Hindi ako natutuwa dun. Yung mga ganun preacher, lalo na yung mga sikat. Magmahalan tayo, lahat tayo ay anak ng Diyos. Ganun mag-preach mo ngayon, natukin ka nga eh. Pero iba, gustong gusto yun. Oo. Oh, parang napakabuti niyang tao. Wala siyang kaaway. Pero actually, kami ang kaaway niya. Nasa dyan na muna tayo, amen? Amen. Sana nag-enjoy kayo sa salita ng Diyos. Pag-isipan niyo yan lahat. Okay, hindi ko sinasabi sa inyo, magtiwala kayo sa akin ng buong buo. Kaya nga may Bible din kayo, di ba? Amen. Kaya pag matagal lang kayo ma-attend, may Bible quiz tayo. May reward yun. Meron tayong mga Bible dyan na maganda. Okay? Old and New Testament, parang ganito. Okay? So sana ma-ano kayo. Encourage kayo yung pag-aralan yung salita. Especially kayo mga bata. Para alam nyo kung saan tatahakin ang buhay nyo, hindi yung para kayo tinatangay ng alon. Bakit ka ngayon prostitute? Eh, dito ako tinangay ng alon eh. Hindi ganun. May utak ka, ikaw yung mag-determine ng future mo. Okay, sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa yung mga salita, Panginoon, na thousand of years na po pinreserve nyo para lang sa amin, para sa mga kabataan dito, Lord, na may pag-asa kami, Lord, na malalaman namin ang katotohanan even at these times. Kahit po yung time namin ay ang dami ng mga loko-loko, Lord, mga kalaban niyo, Panginoon, na malalakas ang loob na kami pa'y pinipilit na gawin. Minsan, yung gusto nilang gawin namin na hindi naman maka-Diyos. So, pray na to study your word, meron kami lakas ng loob. Pag kami tama,
ipaglaban nito, Panginoon, dahil lang mga katapatan namin, mga privileges namin, kayo, sa'yo, kayo po nagbigay, hindi ako sinong tao. Yung malulati, Panginoon, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.